Miss Universe. Is it Miss Universe? Asia. Chelsea! The Philippines made history as the first ever in Miss Universe to become the Miss Universe Asia this 2024. Kaya congratulations Chelsea Manalo kasi siya ang pinakaunang Pilipina na naawardan ng Miss Universe Asia. Ang swerte talaga ni Chelsea, grabe no, kasi makaka-receive siya ng mga gifts. Tapos cash incentives. At ang pinakabongga dito ay mga travels. So, nakikita natin si Chelsea, probably, correct me if I'm wrong, na kasama niya yung reigning queens na mag-turn over kapag may dadaluhan silang mga national pageants, mga Miss Universe national pageants, for example, Miss Universe na Denmark, mga ganon, or Miss Universe Philippines, syempre. So, aside from mga continental queens, pati na rin siguro yung mga runners-up, makikita natin na magkakasama sila na nagte-travel together. Here are the set of continental queens. So, unahin natin si Chelsea as the Miss Universe Asia. And then, si Nigeria naman, Miss Universe Africa and Oceania. Si Peru, Miss Universe Americas. And then, si Finland naman, ang Miss Universe Europe. And syempre, yung nasa gitna, si Miss Universe from Denmark. Ano nga ba yung basis ng pag-chose o pagpili ng Continental Queens? So sabi dito, the Continental Queens were chosen by the organization based on the whole journey, including interviews connecting with the organization and fellow candidates, and the one who shines during the preliminary night, while the runners-ups were chosen by the judges who only saw them on stage and not on the entire competition. So ganun pala no, yung criteria. So from the start to finish. Para sa aking observation, ito talaga yung nagpapatunay na inoobserbahan talaga yung mga attitude, yung character at personalities ng mga candidates upon arrival sa venue ng Miss Universe hanggang sa matapos ang coronation night. So dito talaga yung nag-confirm sa mga circulating rumors before na attitude talaga plays an important role and responsibility ng isang candidate para mapili sila or makaakyat further into the finals round ng Miss Universe sa finals night. So, alam niyo na siguro kung bakit may mga iba na hindi nakuha sa semifinals. It's because isang factor na pwede natin i-consider ay yung kanilang attitude. So, kapag ikaw ay atitsyona o kayo nagmamaldita, talagang isa ka sa mga posibleng madivas o kaya maligwak sa competition. Makuha ka man sa first round pero hindi ka na makaka-further advance kasi nga, na-observe nila na mahirap kang katabaho. And my point naman sila as a business proprietor or business owner. Kasi, bakit ka pa mag-hire o kaya magpapanalo or magseselect ng isang potential winner kapag mahirap itong pag-iusapan o kaya mahirap itong katabaho? Kasi remember, Miss Universe is an operating business institution. So, kailangan talaga nila ng queen na pwedeng mag-establish ng good rapport hindi lang sa mga target markets nila, kundi sa mga kapwa staff. Para sa gayon, ay mas productive sila sa pagpapalago ng positive impression from the public ang Miss Universe Organization brand. Kesa naman sa mga nagmamaldita, sayang yung time, sayang yung effort, at sayang yung ginagastos para sa queens. Kaya once again, congratulations to Chelsea Manalo from the Philippines for bagging the award as Miss Universe Asia. So, the first for the Philippines and the first for Miss Universe. Kaya naman, very proud tayo sa kanya kasi top 30 na nga, meron pa siyang special award. O, diba? So, hindi talaga siya ligwak na ligwak. Kundi, uuwi siya na maraming premyo, maraming baon na experiences. Okay, so that's it guys. Thank you and follow nyo na lang ako sa mga social media ko kung gusto nyo. So, that's it. Thank you and spread positivity.